Hello mga kasimpli, welcome back to my channel. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang aking pagluluto ng paksiw na pata. Umpisahan na natin ang pagluluto. Hugasan muna natin ang ating pata ng baboy. Na nga pala mga kasimpli, hindi ko na naipakita sa inyo na nirab ko siya sa asin. Ayun, para maging malinis siya ng husto bago ko siya hugasan. Para talagang malinis siya at matanggal yung mga dumi-dumi sa loob ng pata bago natin siya ilaga. Eto na, malinis na ang ating pata ng baboy. Ngayon naman, lagyan na natin siya ng tubig. Ang unang ginagawa ko muna mga kasimpli is pinapakuluan ko muna siya ng unang kulo and then itatapon ko yung sabaw niya at huhugasan ko siya ulit. Nakasalang na ngayon ang ating pata ng baboy. Kumukulo na siya so pwede na natin siyang tanggalin. Itatapon ko muna ang unang pinagkuluan ng ating pata ng baboy. And then huhugasan ko siya ulit para talagang malinis. After ko siyang mahugasan, so ayun, lalagyan ko ulit siya ng panibagong tubig para ilaga na siya ulit ng final. So ayan, nakaready ng ating panlaga. So ilalagyan ko na siya ng whole peppercorn. Tinatantya ko lang mga kasimpli kung gaano kadami. Ngayon isunod naman natin ang sibuyas. At isunod natin ang bay leaf para lalo siyang bumango at sumarap. Ngayon naman, lagyan natin ng asin para lalong lumasa ang ating nilagang pata with bay leaf, with onions and whole peppercorn. So ayan, lagain natin siya ng isang oras hanggang lumambot. After natin palambutin ang ating pata, so pwede na nating umpisahan ang ating paksiw na pata recipe. Once mainit na yung ating lutuan, lagyan na natin yung mantika and then mag-start na tayong mag-isa ng ating mga sangkap. Ayan! So ready na, unahin natin ang bawang. Ayan, gisa-gisa. Okay, antayin natin na medyo mag-brown ng konti yung bawang. Ayan, mukhang okay na. Isunod naman natin ang sibuyas. Ayan, ang sarap. Ang bango-bango na niyan. Sibuyas at bawang. So, ayan. Sige lang. Halu-haluin lang hanggang medyo mag-brown. Ngayon naman, ilalagay na natin yung ating nilaga at pinalambot na pata ng baboy. Gusto ko i-fry ng kaunti yung kanyang balat para medyo crispy ng kaunti. So ayan, medyo gisa-gisahin muna natin siya sa konting mantika bago natin ibuhos yung sabaw na kanyang pinaglagaan. Ngayon naman, halu-haluin natin yung ating pata doon sa kanyang sabaw para mag-mix yung mga ingredients na nandoon at lalong maglasa at lalong sumarap ang ating paksiw na pata. Optional ito guys, pero naglalagay ako ng star anise, ayan, para lalong sumarap at maglasa ang ating paksiw na pata. Dadagdagan ko pa siya ng isang basong tubig para mas lalong maging tender pa yung aking pata ng baboy. And then haluin muna saglit. Tapos, isusunod natin yung susunod na ingredients. Then, lalagyan ko siya ng 3 teaspoon ng brown sugar para maging medyo sweet ang lasa niya.
Ayan. So, parang habang nilalaga natin ulit yung ating pork, maging malambot ulit siya, maging masarap dahil sa mga ingredients. So, haluin muna natin siya para mag-mix yung ating sugar. Susunod naman natin ngayon ang soy sauce. So, tinatansya ko lang din siya, mga kasimpli. Ganun lang ako magluto, tansya lang. Wala akong measurement. So, ayan, haluin muna natin para mag-mix ng maigi. And then, iboboil natin siya ulit ng hanggang 30 minutes hanggang maging tender. Mas masarap kasi yung mas malambot. So, ayan na siya after 30 minutes. Ngayon, lagyan ko naman siya ng suka. Ayan, iboil natin ng saglit. So, ngayon, i-check natin. Ayan, okay na. Nag-subside na yung kanyang water. So, medyo na-absorb na yan ng meat. For sure, malambot na yung ating pata. Mas masarap kasi mga kasimple yung malambot. So, ngayon, tikman naman natin. Wow, yummy! So, ito na yung ating paksiw na pata recipe for today, mga kasimple. So, tagumpay ang ating pagluluto ngayong araw na ito. So, sana nag-enjoy kayo sa panonood at sana may natutunan kayo sa ating vlog for today. Thank you for watching, mga kasimple. And shout out to all. Bye! God bless everyone!